Ito naman, ano talagang pangalan mo? Pierre po. Pierre? Opo. Saan ka? Okay, Pierre, bumati ka muna. Hello po sa mga kamag-anak ko sa Bulacan, ay baby ko, Nochi! Oh, mga Ate kababayan. Ate Wendy and Ate Sel. Hello po. Mga kababayan mo, Pierre. Ayan, dito ka. Ayan, narap ka sa kanila. Ayan. At ikaw ay ilang taon nung nagka-baby? Will, nabuntis po ako nung 18. Tapos nanganak po ako nung 19. Bali, tinago ko po yung baby ko for 7 months. Bakit? Kasi po, natatakot ako sabihin sa parents ko. Oh, pero ngayon, okay na? Medyo hindi pa po. Medyo hindi pa po tanggap ni Papa. Ilan ba kayo magkakapatid? 6 po. Pang ilan ka? Bunso po ako, Will. Ah, kaya ganun. Opo. Hindi ka nag-aaral? Nag-stop po ako nun. Ngayon, ano ginagawa mo? Nag-bake na lang po ako. Okay. Ilan na anak mo ngayon? Isa pa lang po, Will. 2 years old na po siya. Okay, sige, sino? Kasama, pakilala mo na. Pinapakilala ko po ang pinakamabait kong asawa, si Teroy! Maganda nga po, Kuya Will! Susyan na pangalan, ha? Teroy! Teroy, ilan taong ka na? 21 po. Okay, so may baby. Kasal na ba kayo? Kasal na po. Ang kaso, hindi pa po kami nagsasama. Ah, kasal kayo? Ba ngayon ko lang nadinigyan? Kasal na kayo? Pero hindi kayo nagsasama. Yung ibang hindi kasal, nagsasama. Bakit? Kasi medyo hindi pa po tanggap ng papa niya yung nangyari po sa kanya. Pero kasal na kayo? Opo. Nung kinasal kayo, sino mga umattend? Sino pumunta? Yung mama niya po. Tapos sa pamilya ko po, kompleto po sila. So tanggap ng pamilya mo na ikaw may anak na, at may asawa. Pero siya, yung papa niya. Opo. Bakit daw? Hindi. Siguro dahil po bunso siya ng papa niya. Nasa abroad po ngayon si papa eh. Nasaan? Bali po pag alis po niya. Hindi niya po pinapapuntahan. Nanganak po ako, wala po siya. 6 months po yung baby ko. Dumalaw yung mga kaibigan ko. Nandun lang po siya sa kanto namin. Hindi po siya pinapasok. Hindi po siya pinapapasok kasi galit na galit po yung papa ko. Bilin po talaga na huwag daw pong papupuntahin. Kahit na anong tulong na ibigay, huwag daw po tatanggapin. Kaya, ano po? Pero nagpakasal lang kayo. Alam ng papa mong kasal kayo. Ano po, kinausap ko po si papa. Sabi ko pa. Ano sinabi mo? Hindi na lang naman po ako yung dapat na iniisip. Kasi meron na pong isang bata. Sabi niya po, kung anong tingin mo na mas makakabuti sa anak mo. Yun po, kaya parang pumayag po siya pero parang feeling ko po, meron pa rin po siyang tampo. Kasi ano, ayaw niya pa rin po umuwi kahit pinipilit po namin siya. Paso umuwi. Paso ng tatay mo ngayon? Sa Saudi po siya. Teroy, anong gusto mo sabihin sa mahal na mahal mong asawa? Nay, sana kahit ano pang problema yung dumating, kagaya nung nangyari sa atin, ano, maging matatag ka pa rin. Huwag nating sisirain yung pangako na sa isa't isa kahit anong mangyari. Tayong dalawa lang. Mahal na mahal kita. Tay, hindi ko man sa'yo sinasabi pero proud ako kasi responsable kang tao. Kahit na sapat lang yung kinikita mo para sa anak natin. Basta, bahal na mahal kita. Ilang po. Meron ka bang message sa papa mo? Baka nanonood. Pa, alam ko po, masakit pa yung nagawa ko sa inyo. Pero, bumabawi naman po kami. Konti-konti, bumabangon po. Sana po, matanggap niyo na po ng buo si Christian. Mabait naman po siya. Tsaka responsable. Mahal ka po, Papa. Uwi ka na po. Teroy, ayan yung camera. Ito na yung pagkakataon mo. Makausap mo yung, kumbaga, father-in-law mo. Hindi ko pa po siya nakakausap ng personal, pero tatawagin ko na po siyang Papa. Ayoko. Dino lang. Sige. Pa, patutunayan ko po sa inyo na hindi po mali yung desisyon nyo na pinayagan nyo po ikasal sa akin yung anak nyo. Hindi ko po sila pababayaan, silang dalawa po nung apo ninyo. Pangako ko po yun sa inyo. Salamat po sa tiwala.
Actually, pumayag na pala yung papa niya, eh, no? Nang pakasal kayo? Opo. O di, meron na siyang, ano, kumbaga, bas-bas, di ba? Opo. Okay na yon. Siguro in time. Ha? Pag nakita niya yung bata. Nakita niya ba yung bata? Ah, hindi pa. Pag nakita, lalaki ba babae? Lalaki po. Naku, lalaki pa. Panganay na anak sa bunso. O, di ba?